this point, sasagutin na po namin ang mga legal queries na ipinadala ninyo sa amin. Attorney Boogie. Okay. And our first question ay pinadala sa ating Facebook account. Nagkaroon po kami ng car accident last year. Kasama kong na-aksidente ang dalawa ko pong kaibigan. Ako po ang driver pero ang may-ari ng sasakyan ay ang kaibigan ko. Dahil sa ako po ang may kasalanan sa pangyayari, nagbigay ako ng 50,000 pesos para sa pampa-ospital ng kaibigan ko. Tungkol naman po sa sasakyan, sinagot po ito ng insurance ng sasakyan ng kaibigan ko. Nagulat lang po ako dahil mayroon po akong natanggap na sampina kaugnay ng insidenteng ito. Hindi ko inisahan na ididimanda pa ako ng kaibigan ko na yon sa kabila ng hindi ko naman din tinalikura ng obligasyon ko. Ano po ang pwede kong gawin tungkol dito? Kasalukuyan po akong nasa ibang bansa. Kung sakali po bang umuwi ako sa Pilipinas, makakapunta pa rin ba ako sa ibang bansa despite this case filed against me? Maraming salamat po. Ang filing niya sinasabi, nasa piskalya yan. Oo. So, makakauwi pa siya dahil wala pa siyang waran. Wala pa. Kung sakaling makita ng piskal na dapat siya managot, ipapayan sa husgado. Ang husgado, mag-i-issue na ng warrant. Yeah. Anywhere siya in the country, pwede na siyang muliin. Pero ano yan, that would be damage to physical injuries and damage to property through reckless imprudence. Available yan. Tama yun. At alam mo kasi, ang mangyayari niya, kung natatakot ka, baka hindi ka na makalabas ng bansa, kung sakasakali bumalik ka, abay, posible talagang mangyari yan dahil sa kapag may kaso ka, na-file talaga sa husgado, nagkaroon ka ng warrant, alam mo, isa sa bibigyan ng, ng NBI, National Bureau of Investigation, pagkuha mo ng iyong clearance, Huli ka na. Nandoon yan. Oh, at maaari din na nasa, sa immigration. Kaya siguro, pwedeng maging depensa mo dyan. Alam mo kasi, pag sinabing physical injuries, alam mo, criminal yan. Hindi mo naman po pwedeng i-compromise yan. Pero, kung kayo'y nagkasundo ng iyong mga kasama na ikaw'y magbabayad, no? Bagamat nagbayad ka nga, pero hindi pa rin nawawala yung criminal liability mo kung sakasakaling sasampahan ka talaga ng kaso. Ang defensa dyan, kung kaibigan mo pa rin siya, tawagan mo, kausapin mo muna. Mag-usap kayo, no? Kasi, who knows, baka ang nagpapafile sa kanya yung insurance to recover. No, ha? Kailangan niya abogado. Kailangan mo abogado, no, ha? At nang malaman mo, ano ba yung kasong sinasabi? Alright, kailangan mo munang malaman. Ano ba yung kasong yun? No? And then, take it from there. You can talk to your friend. No? So, and our second question is from Joseph of Pasig. Ipinatatanong lang po ng kaibigan ko kung magkakaroon ba ng problema sa records niya dahil mula elementary hanggang college ay iba yung isang letter ng middle name niya. Nalaman lang po niya ito nang kumuha siya ng SSS number after siya mag-graduate sa college. Salamat po. Simple lang naman yun. Missy spelling. Clerical lang yun eh. Hindi naman kaya affidavit lang Hindi ka kinakailangan pumunta ng korte o magpetition pa. Dahil sa lalo't-lalo na middle initial lang yung pinag-uusapan. Middle name. Clerical error. Kung makikita mo, sa ibang bansa, wala nga middle name eh. Kukuha ka ng affidavit from two persons who know you. Talagay ko, ganun lang yun. Hindi malaking problema. Hindi malaking problema. Yep. Not a problem. Okay, our next question. Ang susunod naman po nating katanungan ay galing kay Jonah ng Caloocan City. Nabangga po ng e-bike ng ka-village namin ng anak ko. Ang mismong nakasaksi ay ang Homeowners Association President at Barangay Representative. Kaya sila mismo ang gumawa ng incident report. Napagkasunduan po namin na babayaran ng nakabangga ang pagpapagamot sa anak ko at ang ilang araw na hindi kami nakapagtrabaho dahil sa pagpapagamot ng anak ko. Halos pagaling na po ngayon ang sugat ng anak ko pero ayaw nang magbayad ng tao. Ano po ang pwede naming gawin para maipatupad yung napag-usapan po namin? Sana po matulungan nyo kami dito. Napupunta naman ito sa filing ng kaso. I-enforce mo yon kasi ayaw kang bayaran. Magre-reklamo ka. Oo. Kumuha ka ng di ba? Kumbaga, certificate to file action from the barangay. At ang testigo mo, yung dalawa.
yung barangay, yung HOA president at yung barangay representative. Talagang isasampa mo na ngayon yan. Sa husgado ka na dapat pupunta niyan. Dahil sigurado, yun ngang accident report na yun, sila mismo ang testigo. Pati iba yung kaso. May admission na rin. May admission, kaya nga siya magbabayad. Madali.